Ako si Rica Aquino, isang violinist, teacher, writer, researcher, and of course, professional boxer. Hindi naman talaga ako athlete. Nag-start ako as a violinist, yun yung course ko nung college. Tapos naging orchestra musician ako, tapos after that nagturo na rin ako. Pero parang napagod kasi ako dun sa mga pinaggagawa ko ngayon. So yun, nag-decide ako to take up Muay Thai sa Ultra with Coach Billy Alumno, yung head coach ng national team. Tapos after noon, after 1 year, lumaban ako sa Women's Games, so nag-gold ako doon. Sa National Games, nag-silver naman ako. And then after that, gusto ko pa ulit lumaban, so nag-MMA ako. So nag-training din ako with Team Lakay under Coach Mark Sangyao. Naging estudyante ako ng MMA doon. And then after that, bumaba ako ulit dito sa Manila. Na-discover naman ako ng coach ko ngayon, si Coach Florence Ferrer. And yun nga, tinanong niya ako if I want to be a professional boxer. Tapos yun, parang nag-ano yun sa akin, nag-resonate yun sa akin. Parang, uy, parang gusto ko yun, na gusto ko maging professional boxer. And yun, doon na nag-start yung career ko. So nung nag-o-orchestra ako, syempre bawal mag-boxing kasi aside from yung schedule, hindi tugma. Siyempre, at risk yung kamay ko, at risk yung katawan ko. So, hindi ko siya tinake up nung nasa orchestra ako. Then, after, parang for a time na burnout ako sa lahat ng ginagawa ko. So, sabi ko, titigil ko lahat. Ganyan. Tapos, yun, nag-decide ako na gusto ko mag-try ng isang bagong bagay. At gusto kong mag-excel dun. So, yun, tinigil kong mag-violin for pansamantala. And then, nag-start akong mag-training as an athlete. Nung start, syempre, medyo mahirap kasi yun nga, hindi naman siya normally similar na disciplines, no? But at the same time, parang eventually, na-figure out ko, parang same sila kasi pareho silang ginagamit mo yung katawan mo to achieve something. It's just that magkaiba yung goal. Diba? Sa pagtugtog, it's music. Sa sports, it's competition to win. So, more or less, parang napagtugma ko yung dalawang yun, how I use my body to achieve a certain goal. Yung awareness ko sa katawan ko, nagamit ko yun to my advantage. So, technically, hindi naman ganun kalaki yung transition from being a musician to being an athlete. Lagpas 20 years na. So, lagpas 20 years na ako nagbabiolin. And classic case siya, no, yung pinili siya ng parents ko for me. So, although eventually, nagustuhan ko rin naman mag-violin, pero special sa akin yung boxing kasi ako yung pumili talaga na mag-boxing. So, may ganun siyang aspect na eto, pinili ko yung isa. I eventually just got to develop my love for the violin. Right before the pandemic started, galing ako ng China. So, wala na talaga akong work time na yun. So, I had to start something to earn. Siyempre, so nag-start ako magturo online. So yun nga, binild ko yung, meron akong music school online and turo ako ng violin. It's called Teacher Rica Online Violin School. Tapos nagtuturo ako ng violin to technically everybody, like kahit saang bansa, pwede ko siyang ituro kasi nga online siya. So may mga students ako sa States, may students ako na taga Bahamas, taga UK. So yun, medyo exciting siya for me kasi nasasabay ko yung pagiging boxer ko sa pagiging teacher ko kasi hindi sila demanding sa time parehas eh. Pwede kong iset aside yung time ko na pang-train and then magtuturo ako and then magte-train ulit kasi pag professional athlete, kailangan twice or thrice a day ka nagte-training. So yun, nag-work siya for me yung setup na yun. May memorable na laban kayo? First amateur. Siguro yung pinaka memorable sa akin yung second amateur fight ko kasi dikit na dikit yung laban na yun eh. Tapos marami nagsasabi na oy, dapat nanalo ka doon ganyan, pero hindi ako nanalo. At the same time, kumbaga natutunan ko na it will not always work for your favor. Kahit natingin mo nanalo ka or yung mga tao tingin nyo nanalo ka. At the end of the day, kung hindi ka nanalo. So yun, natuto ko dun maging humble, natuto ko na mas maging accepting. Tanggalin ko yung ego ko na just accept kung ano man yung outcome nung situation. Kaya siya memorable sa akin.
So nung time na yun, actually, hindi boxing yung tinitraining ko. Nagtitraining ako ng luta libre. Luta libre is parang nogi jiu-jitsu. Tapos si Coach Florence nanonood dun sa training. Tapos nakita niya ako. Tapos yun, in-interview na niya ako, tinanong niya kung anong background ko. Then eventually, sabi niya, pwede ba kitang, kung gusto mo, pwede kita i-train to be a professional boxer. So yun na. Doon na nag-start, nag-transition ako from being a Muay Thai fighter and MMA fighter to a boxer. Which is yun yung actually mas mahirap for me. Kasi marami nagsasabi parehas lang yun, pero hindi siya parehas. Magkaibang sport siya. Doon ako medyo nahirapan. It took me siguro 1 year para mag-transition from being a Muay Thai fighter to a professional boxer. Proud din ako for myself kasi nakuha ko yung medal na yun. 1 year pa lang ako nagtitrain ng Muay Thai. So para sa akin, achievement na yun kasi sobra akong competitive talaga. Sabi ko, after 1 year, dapat makapag-compete na ako. Tapos nagawa ko siya. Yun pa lang, parang proud na ako. Bonus na lang na nakakuha ko ng medal. Tapos yun, yung whole experience ng pagiging paglalaban in a national level, yung competing with the best of the best around the country, yun yung parang mas, kumbaga, achievement para sa akin. I remember si Ma'am Kukuy asked me to, and Sir Alvin, to commentate dun sa Ilocos. Yun yung first na commentating gig namin. Tapos parang medyo kinabahan pa nga ako nun kasi syempre, actually, mas kinakabahan ako kasi mga boxers yung, kumbaga magko-commentate ako about people I know. So ayoko na parang, kumbaga, I want to be fair to them kasi kilala ko sila eh. So mas dun yung pressure na ayoko na masabi na bias ako, ayoko na masabi na hindi ko nagawa ng justisya yung pagko-commentate ko. But after that, yun nga, nagtuloy-tuloy na and learning process naman siya. So nagpapasalamat talaga ako kasi kung hindi dahil kay Ma'am Kukuy, hindi ko naman madidiskubre na meron pala akong kahit konting kakayahan para mag-commentate. Nung unang beses ko siyang ginagawa, medyo siyempre may emotions pa na involved eh. But eventually, kailangan ma-block off mo yung mga emotions na yun kasi you have to be on top of the situation. Kung hindi mo magagampanan yung role mo. So, pagdating dun sa, pag-upo dun sa commentating table, dapat fair ka, dapat objective ka, dapat wala, tanggal mo lahat ng biases mo. Happy ako kasi actually kaya ako naman to ginagawa. Gusto ko kasing kumbaga mag-advocate for better treatment ng mga boxers kasi yun naman yung feeling ko kulang sa atin dito. Yung tamang pagtrato, respeto sa mga boxers. So as much as possible, kung nakakatulong tayo para ma-educate yung mga fans kung ano ba talaga yung boxing, ano ba yung pinagdadaanan ng mga boxers. So yun, kung napansin nyo yung mga commentary namin ni Sir Alvin, may halong kumbaga backstory and may halong onting technical na parang blow by blow dun sa laban. Pero yun nga, tinatry namin as much as possible, i-humanize yung mga boxers para nakaka-relate yung mga tao sa kanila at mas naiintindihan sila ng mga nanonood. Continuous learning pa rin talaga. So, pag may opportunity, nakikipag-usap ako sa mga boxers, sa mga coaches nila, para mas makilala ko sila. And hopefully, yung knowledge na yun, kasi tutulungan ka nun na mas magkaroon ng mas malalim na perspektibo sa boxing at dun sa mga boxers na lumalaban sa ring. Yun, sa dadating kong laban, gusto kong ipakita na yun nga, kasi syempre, 3 years have passed, no? So medyo nag-age na tayo. Tapos nag-iba rin nag-iba na rin ako bilang boxer. So gusto ko ipakita paano ako nag-evolve since my first fight. So yun naman yun eh, parating nag-evolve naman tayo. Gusto natin na mas maganda pa yung maipakita natin sa susunod na laban. So hopefully in my next fight, better na ako yung makita sa ring. Dito sa fight na to, gusto ko lang i-prove din sa mga babae na pwede silang lumaban kasi unti lang, yun yung isa pang struggle getting fights here in the Philippines for females like us kasi unti lang kami. Unti na nga lang kami, magkakaibigan pa kami. So parang ang hirap-hirap talaga makahanap ng kalaban. So hopefully, yun nga, itong fight na to, meaningful to sa akin kasi it's to show people na kahit may edad ka na or kahit na may iba kang ginagawa sa buhay mo, if you take something seriously,
At pag sinabi mo sa sarili mo na kaya mo siyang gawin, magagawa mo talaga siya. Kasi tayo lang naman yung nagsaset ng limitations sa sarili natin. Diba? Pag sinabi mo na, ah, babae ako, kaya hindi ko ito magagawa. Ah, matanda na kasi ako, kaya hindi ko ito magagawa. So yung katawan mo kasi susunod dun. Yun yung similarity nun sa music. Sa music kasi ganun din eh. Your body can only do what your mind can imagine. So kung lawakan mo pa yung imagination mo na, ah, kaya ko itong gawin, kaya kong maging ganito, eh magagawa mo siya. So yun yung gusto ko lang patunayan. Siyempre gusto ko rin manalo, siyempre gusto ko pa rin maging champion kahit papano. So yun pala yung sana abangan din nila kasi kumbaga meron kaming tinatrabaho na hopefully kahit bago ako mag-retire, no, makahawak man lang ako kahit minor, hindi naman minor, pero makahawak ako ng kahit na belt, kahit anong belt. So sa lahat ng mga boxers, patuloy lang natin, mahirap talaga siya, ang dami ko nang nakakakwentuhan na boxers, ang dami talaga natin pinagdadaanan na paghihirap. Siguro, ano lang, kapit lang, no, sa continue working hard and huwag kayong mahihiya na, yun nga, i-share yung experiences natin sa mga tao, i-share yung kwento natin kasi dun tayo mauunawaan eh. Dun nila maiintindihan kung ano yung pinagdadaanan natin. Tapos huwag natin din, basta maging proud tayo sa profession natin bilang boxer kasi hindi naman lahat ng tao kayang mag-boxing. So para sa akin, itong pagiging boxer is a noble profession. Hindi siya dapat sinasabi na boxer ka lang o ano ka lang. Dapat maging proud tayo na boxer tayo. Iniimbitahan ko kayong lahat manood sa August 7 sa UKC Annihilation kung saan lalaban si Rica, Baby Dynamite Aquino versus Ericka Ballen. This is, yun nga, exciting na fight card. Meron tayong tatlong title bouts na mapapanood. And yun nga, it's a 20 fight card. So umaga pa lang, mag-abang na kayo sa Elorde TV or kung makakapunta kayo sa Elorde Ballroom. Abangan ninyo yan. Very, very exciting fight card. So, iniimbitan ko lahat na i-follow ang Baby Dynamite Sports sa Facebook and sa YouTube. This is actually, tinart ko talaga itong page na to para maibahagi yung kwento ng mga boxers. Kasi para sa akin, may hindi natatranslate eh, sa mga simpleng interviews lang. Merong, kumbaga, may storya na hindi na ibabahagi. Yun yung gusto namin na ibahagi. Gusto namin na yung mga boxers, ilabas nila yung kwento nila, ilabas nila yung totoo nilang pagkatao para mas maintindihan pa sila ng mga boxing fans. And yun nga, stinart namin ni Sir Alvin yung boxing balitaktakan precisely for that reason. We wanted to showcase our Filipino boxers and kumbaga gusto namin maging instrumento para ilabas yung kanilang kwento sa mundo. Yun, and also, aside from that, please, yung mga gustong matuto ng violin, nagtuturo din ako ng violin, so you can follow my page, Teacher Rica Online Violin School, sa Facebook. So, Sir Alvin, next ka na sa interview. Huwag kang kakampakampante dyan kasi andito ang Elorde TV para interviewin ka.